Pwede na palang maging Los Angeles Laker player etong si Kyrie Irving. Meron na nga silang isang problema. Meron na lang isang umahad lang sa kanila. Yan nga mga idol ay walang iba kung hindi ang kanilang GM na si Rob Pelinka. Ayon sa latest report na ito ni Jovan Buha, eto nga daw Lakers ay not willing. Unwilling sila mga idol na ibigay ang kanilang pangalawang first round pick para nga kay Kyrie Irving. Dagdag pa ni Jovan Buha mga idol na kung willing nga daw ang Los Angeles Lakers na ibigay ang kanilang 2027 at 2029 first round pick, ay sigurado nga daw na itong si Kyrie Irving ay isa ng player ng Los Angeles Lakers. Balita nga ng offer nga daw ng Lakers for Kyrie is itong si Westbrook, ang kanilang 2027 first round pick at isang second round pick. At ayaw nga niyan ng team ng Brooklyn Nets, gusto nila dalawang first round pick. Kaya nga mga idol, hanggang ngayon ay wala pa tayong magandang update patungkol dito kay Kyrie Irving about nga sa pagpunta niya sa Lakers. Si Rob Pelinka pala talaga ang humahad lang. Alam naman natin na gusto ni Kyrie mapunta sa Lakers at willing nga rin siya na magstay. Kaso etong si Rob Pelinka mga idol ay iniisip siguro din ang future na etong Los Angeles Lakers, hindi lamang yung ngayon. Pero ayon sa mga Lakers fans mga idol, kapag nasa iyo nga daw si LeBron James at nasa iyo si Anthony Davis, huwag mo nang isipin yung future kung hindi mag-all-in ka na sa present. At sigurado rin naman kasi mga idol, nalalaki talaga ang tsansa na manalo ng championship na itong Los Angeles Lakers kapag napunta na dito si Kyrie. Kaya naman dapat ay hindi na magpatumpik-tumpik pa itong si Rob Pelinka mga idol. Ibigay na ang hinihingi ng Brooklyn Nets para nga makapag-reunion na itong si Kyrie Irving at si LeBron. At balita nga rin daw mga idol na kapag nakuha nga ng Lakers, etong ang si Kyrie, etong si LeBron ay magsasign na ng extension sa kanila. So parang two birds in one stone, nakuha mo na si Kyrie Irving sa iyong team, napasign mo pa ng extension etong si LeBron. Pero anyways mga idol, sa inyong sariling opinion, dapat ba na ibigay ng Lakers ang kanilang dalawang first round pick para kay Kyrie? Or hindi nga ito magandang move? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga rin natin ang latest update about nga sa NBA. Binalita nga ni Woj ng NBA Board of Governors nga daw ay expected na i-approve ang play-in tournament as a regular part ng season. Ibig sabihin, sigurado nang may play-in tournament mga idol sa mga susunod na taon, sa mga susunod na dekada. Dahil nga mga idol, netong nakaraang dalawang season ay pinagbotohan pa ang play-in tournament kung tutuloy o hindi. Pero ngayon nga, i-expected na i-approve ito bilang parte na ng NBA season. At para na nga sa ating panghuling balita mga idol, Klay Thompson, masaya nga na hindi siya nagre-rehab ngayong off-season. Nag-live kasi mga idol etong si Klay Thompson at nasabi niya nga rin na limang championship nga daw ang kanyang gusto. Kulang pa ang apat para sa kanya. No, oh, good it feels to be back in this thing without having to rehab. Ah! And with four ranks. Come on. At yan na nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!